Kaburito here. Yan. Nandito na naman po si Miss Kaburito. Yan. Tirik na tirik ang araw. Alas 10 pa lang, pero tirik na siya. Yan. Alright. Ang ganda ng kapaligiran pag nakikita nyo. Yan. Fresh na fresh. Alright. Anyway, ang pag-usapan po natin ay negosyo. Ano ba ang negosyo para sa inyo? Ang negosyo po para sa akin ay dyan po tayo kumukuha ng ating day by day na ganansya. Yan. Kailangan po naggaganansya ka every day. Yan. Diyan din po kayo nagpra-practice paano kumita. Yan. Tulad ng sari-sari store na lang. Yan. Ang sari-sari store po at least kailangan may 1,000 ka to 5,000 para makapag-umpisa sa sari-sari store. Yan, alright. Kung kailangan po kayong, mayroon po kayong Pepsi or mga sodas, at least may 2 case po kayo na sodas, dahil alam nyo naman po, ang mga tao, paborito ng mga tao yan. Lalo na pag taginit, gusto nila may malamig na iniinom. Yan. Isa pa sa mga gustong-gusto ng mga tao pag taginit, yung ice. Damihan nyo ng ice ang refrigerator nyo. Yan. Ice candy. Alam nyo, mga tao, masyado sila maano sa mga ice. Yan. At hindi lang yun po, marami kayong dapat istakyaan na itlog. Dahil alam nyo ba, ang tao, kahit itlog lang, nabubuhay sila. Kailangan mayroon din kayong mantika. Yan ang mga mabili. Mantika, itlog, yan. Yung mga noodles, alam nyo po, ang mga tao, yun ang gustong gusto nila. Yan. Madali kasing maluto at hindi lang po, affordable po yan sa mga mahihirap. Yan, mga sardinas. Yan. Kailangan po, kapag kayo ay naginegosyo sa sari-sari store, cash basis lang po, walang utang. Kung gusto nyo pong umusbong ang inyong negosyo, maging firm po kayo. Yan. Meron po kayong policy sa yung maliit na company na yun ay walang utang. Dahil alam nyo po, kapag nagpa-utang po kayo, sisiguraduhin ko po sa inyo, mababankrap ang inyong negosyo. Alright. Dahil sa aking mga karanasan, huwag kayong masyadong lenient. Yan. Hindi naman po masama ang maging istrikto. Dahil yun ay, kung ikaw negosyante, kailangan firm ka. Kailangan meron yung way mo na ito yung kailangan meron kang meron ka kasing hinahabol na na kita. Yan. Kailangan isipin mo, kailangan makita ko to. Kailan ito ang kota ko? Alam nyo, kung puro awa lang ang umaano sa puso nyo, hindi po kayo uusbong. Alright. Ako po, hindi ko po sinasabi, natularan nyo po ako na masyado po akong lenient before. Yan. Pero at least, kahit pa paano po, nandito na po ako. Yan. Pero sa mga maliliit na nagninegosyo, hindi po masama ang maging stricto. Yan. At hindi lang po, kung gusto nyo pong sa mga baguhan po sa sari-sari store po, kailangan iba't ibang pagkain sa loob ng iyong store. Dahil ang mga tao, gusto nila may pagpipilian. Yan, alright. Alam nyo po ba na ang 5,000, pwede kayong kumita ng isang araw. Ng at least, isipin nyo, makakita kayo ng 100 to 150. Yan, alright. Alam niyo po ba na ang sari-sari store, lahat ng mga taong naglalakad dyan, minsan pumupunta sila sa inyo at mga kapitbahay, pumupunta sila sa inyo para lang bumili ng mga pagkain para sa pangumagahan, pananghalian, at panggabi. Alright. At hindi lang po yun, kung gusto niyo pong gumanda rin ang iyong negosyo, mga alak. Yan. Alam nyo ang mga tao, though hindi ko sana iano to yung alak na yan, pero minsan
Doon po kumikita ang mga tao. Gustong-gusto nilang umiinom yan, alright? Pero of course, like I said po, maging ano po tayo, maging marunong ka. Yung strategy mo, kailangan marunong ka. Tingnan mo kung ano ang dapat na bibili. Ano ba ang madaling gusto ng mga tao? Ano ba ang pinakamadaling i-get rid of ng everyday? Yan, yung nadi-dispose, alright? Kaya tulad ng sabi ko, kung ikaw ay nagninegosyo, unti man, maliit man, malaki, kailangan you have to be strict. Hindi naman yung attitude mo lang, yung way mo lang in times of money. Kasi kung bakit, tulad ng sabi ko, yung puhunan mo mawawala ng iglap lamang kung ang puso mo, puso kang mamon, puso kang mabait, your money is gone right in there. Yan. Kung gusto mong lumaki ang negosyo mo, kailangan maging marunong ka, kailangan cash basis po. Walang kapatid, walang pamilya, walang anak, kailangan yun ang dapat. Kasi meron ka pong hinahabol na kota, alright? Kung gusto mong yumaman po, walang kapamilya. Tandaan mo, negosyo lang. Ang lagi mong iintindihin, ang negosyo mo, huwag bumagsak. Alright. Alright, maraming salamat po. May susunod na naman po tayong tatalakayin about business ulit. Alright. Alright, good luck po sa inyong business po. Miss Kaburito here. Alright, don't forget. Bye!